Hello, water signs. I hope you're doing well. So this is your daily message for October 30. And this is for the collective po as always. So this is not going to resonate with everyone. Just take what resonates. And also, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. I truly appreciate it. And kung kayo po ay bago naman dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. Thank you. So see you po sa reading ninyo. Hello, Cancer. Cancer, this is going to be your daily message for October 30. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. And maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong mga comments. I truly appreciate them. And lagi ko po kayong sinasama sa aking mga dasal na naway kayo po ay laging safe at healthy lamang. So, Cancer, tingnan natin ang message mo for October 30. Cancer, we have number 5. We have the Hierophant. Ayan. So, Cancer, ang iba sa inyo, you know, maaring nag-aaral kayo. Maaring focused kayo sa pag-aaral. Maaring meron kayong mga nire-research dito. Maari din na you are seeking for additional knowledge, no? Maaring papunta pa lang kayo dyan sa pinaplano mong yan, or maaring talagang ang iba sa inyo is seeking for a mentor. Maaring ang iba sa inyo is seeking for a teacher, no? Na makakatulong sa inyo sa inyong endeavor. And ang iba sa inyo dito, maaring nagpaplano pa lang na mag-aral, no? Ang iba naman sa inyo dito, maaring you are a teacher. It could be that you are also a spiritual teacher, you are a mentor, or you could be a life coach. Maaring yun ang inyong life purpose, yun ang inyong life mission, and now talaga niyayakap nyo yan ngayon. And you are serving other people, no? You are serving others through teachings, and yung pag-share ng inyong learnings, also pag-share ng inyong mga wisdom for other people is what you love to do. So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. And also, meron din akong nakikita ditong some of you that who are on established relationship na is stepping into marriage. Ang iba sa inyo is about to be married na. Ang iba sa inyo ay nagpaplano pa lang na magpakasal na with your person. So, isang napakagandang step din yan na maaari ninyong ano ngayon gawin, no? For some of you dito na meron ng established na relationship. Meron din ako dito nakikita na there are really people around you na looking for you, no? Looking for a person like you na makakapagturo sa kanila ng kung ano ang kailangan nilang malaman. People are coming to you, are going to approach you, you know, para hingiin ang inyong opinion, hingiin ang inyong panahon para matuto sila from you. Because I really feel na ang iba talaga sa inyo is really a respected teacher, a respected educator, a respected mentor sa inyong community. So, kilala ka dyan sa lugar ninyo. Maraming taong nakakakilala sa iyo dahil sa, you know, for what you do. So, this is beautiful. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Scorpio, this is going to be your daily message for October 30. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa iyo, Scorpio, for October 30. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa pag-subscribe sa aking channel. I truly appreciate it. Kayo po'y lagi ko naman din sinasama sa ating mga dasal na naway kayo po'y lagi safe at healthy lamang. So, Scorpio, tignan natin kung ano yung message mo for today. So, we have the Death card. Wow, napakaganda. You know, to me, as a reader, this is one of my favorites. Kasi, isang napakagandang pagkakataon ito. Yung energy na ito, no? Yung pagkakataon na ito is such a beautiful one. Kasi binibigyan ka dito ng chance, binibigyan ka dito ng opportunity na magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng panibagong kwento ng inyong buhay the way you want it to be. So, bibigyan ka dito ng pagkakataon ng Divine Universe na
Magsulat ka ng panibagong script. Magsimula ka ng panibagong kwento ng iyong buhay the way you wanted to be. So, isang napakagandang pagkakataon, no? And this transformation, this beautiful shift sa inyong buhay is going to be in different areas ng iyong buhay, no? And tingnan mo yung mukha ng babae dito. Ano sabi niya sa sarili niya na, yes, I am ready. Yung parang ganun ang akin napipick up sa kanyang facial expression dito. Habang tinitignan niya yung butterfly. And a butterfly represents transformation. So parang tinitignan niya dito na yung butterfly na, yes, I am ready for you. I am ready for change. I am ready for transformation sa aking buhay. And napakaganda ng laman ng kanyang internal organs, yan, mga bulaklak, no? Parang this is a very promising change is what I am picking up here. Parang isang napakagandang shift ang magaganap sa inyong buhay. And you know, Scorpio, this is going to be in different areas of your life, depende sa inyong sitwasyon. And if this message resonates with you, alam mo yan, mararamdaman mo yan kung anong area ng buhay mo yung gusto mong magbago, yung gusto mong i-reshape, no, at this point in time sa buhay mo. Kasi ang iba sa inyo, you are creating this change for yourself. Maaring matagal nyo na itong pinag-isipan, matagal nyo itong pinagplanuhan, and now you are embracing that change na sa kung ano mang area ng buhay nyo yan. Because this could be sa inyong trabaho, this could be in your career, this could be in your relationships. Maaring this is in the area of your family, no? Or maaring this is with your friendships, no? Kung paano ka mag-handle ng iyong mga friendly relationships, kung paano ka mamili, kung sinong ikikip mo, kung anong klaseng mga kaibigan ang gusto mo na makasama sa buhay mo, yung mga ganun. So, maaring ganun, or maaring in your belief system din, no? Maaring may mga old beliefs ka din na gusto mo nang alisin sa iyong buhay, sa iyong sistema. Maaring meron ng realizations ka sa buhay mo na kahit tagal ko na nito pinaniniwalaan, subalit parang hindi naman siya totoo talaga, hindi naman siya nagmamaterialize, or it's not true. So maaring meron kang realization na ganoon, or maaring panibagong trabaho itong inyong yayakapin, maaring panibagong career. So maaring merong shift sa inyong karera dito, or maaring change ng direction ng inyong career, diba? So maaring ganoon. So regardless of kung ano man yung area ng buhay mo dito na magkakaroon ng pagbabago, na you are going to create that change sa buhay mo, isang napakagandang blessing ito, kasi binibigyan ka ng pagkakataon, no? Binibigyan ka ng pagkakataon na baguhin mo ang kung anumang area ng buhay mo yan na sa tingin mo kailangan na talaga ng overhaul, kailangan na talaga na merong pagbabagong mangyari para ikaw ay umusad na sa iyong buhay, para ikaw ay patungo na sa daan where you are going to be closer to the realization of your hopes and dreams, or to get closer to your destiny, di ba? Or ang iba sa inyo dito, you know, is shifting your career into something na yung pala ang inyong life purpose. So this is beautiful. This is a beautiful change na magaganap sa inyong buhay, Scorpio. And this is all I have for you for today. Hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. Pisces, this is going to be your daily message for October 30. Tingnan natin kung ano yung mensahe para sa iyo, Pisces, for October 30. Maraming salamat, Pisces, sa inyong mga comments. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking channel. I truly appreciate it. Tignan natin kung ano yung inyong message. Kayo'y lagi ko pong pinagdadasal na kayo safe at healthy lamang, no? So, Pisces, this is beautiful. So, we have the Emperor. If I'm not mistaken, I feel lumabas din ito sa Aries sign. So, maaring meron kayong
strong placement ng Aries sa inyong chart, or maaaring you are dealing with an Aries. So, Pisces, isang napakagandang energy nito because parang ano ka, you are back to your element dito. So, parang maaring in the past, in the recent past, maaring nawala kayo sa focus, no? Nawalan kayo ng concentration sa kung ano talaga yung inyong laging ginagawa, or kung ano talaga yung focus ninyo sa buhay in the past. Parang na-distract kayo for a while, for a bit, and now you are back to your element. So, ngayon parang focus, you are back on track again. Yung parang ano ka, everything will be back in order na uli sa inyong buhay. So, parang ngayon, focus ka na uli. Especially dito sa energy na ito, pinapakita dito na yung focus is going to be your finances, your trabaho, your career, your family and relationships dito. Yun ang mga major areas ng buhay mo na yun talaga yung pagbibigyan mo ng pansin, no? Yun ang pagtutuunan mo ng pansin this time. So, maaaring yun yung mga na-neglect mong areas ng buhay mo noon, kasi na-distract ka nga. But now, since you are back, parang you've come to realize na na-neglect mo yun, and now babawi ka. At yun ang magiging focus mo this time. So, which is beautiful, no? Yung you're going to start to build a solid foundation and stability para sa mga areas na yon ng buhay. So, ng buhay mo. So, maaaring you are going to be so focused now sa inyong pamilya, sa inyong relationships, not only sa inyong romantic relationship, not only with your children, kung meron na kayong mga anak, but also, you know, relationships with your colleagues, relationship with your friends, you know, talagang aayusin mo na ang mga yon. And also your career, kung ano man ang iyong karera, kung ano man yung iyong trabaho, I really feel na pag-iigihan mo yan this time. I really feel na you are going to put your heart and soul into it once again, no? Kasi, ano ka na ngayon, seryoso. You are, I feel na magiging seryoso ka na talaga sa inyong sarili, no? Dito, lalo na sa inyong kaperahan, sa inyong mga relasyon, magseseryoso ka na dito, and you are going to continue, you know, to work on building your own financial empire, yung pagtatrabaho mo, talagang pag-iigihan mo so that ma-secure mo ang inyong financial future, not only for yourself but also with your loved ones, with your family, no? Kung meron ka ng pamilya, kung meron ka ng sariling pamilya, I mean. So, yun, you are back on track. So, this is beautiful sign ngayon para sa iyo, Pisces. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.